po si Ate Melin na may kahit may anak siya. Tanggap po. Tanggap po. O, tanggap. Iba ang dati, iba ang atake. Iba ang dati, iba ang atake. Tanggap kahit may ilan yung anak niya? Kahit may anim. Tanggap po mas. Tanggapin natin. And this vlog official. Official Kalingap member or kasama po sa Karipa Kalingap Reactors Partners. And this vlog official po sa ating lahat mga Kalingap, pakibisita po And this vlog. Yan po mga Kalingap, And this vlog po, pakisubscribe ang kanyang official YouTube channel. Maraming maraming salamat po mga Kalingap. God bless. Thank you so much. Bye bye. God Ayan na mga Kalingap, napanood niyo naman po ang ika nga accounting video clips na ika nga po ay sa lalaki na sinasabi nga po ay handang tanggapin ang nakaraan ni Ate Maylen. Ipapakita ko po yan na maya-maya lang po sa bandang gitna ang actual interview po ni Kalingap Rob dito sa lalaking ito na handang tanggapin ang nakaraan ni Ate Maylen, handang tanggapin ang kanyang mga anak ni Ate Maylen. Ano ha? Nakakatawa po ang ganitong lalaki. Yan po ay tunghayan natin maya maya lamang po ha. Bago tayo magpatuloy, patuloy lang po ang ating pag-suporta kay Kuya Balzanto sa Matubang, Kalinga Prab at Adi Indas Vlog. At siyempre ha, bago tayo pumunta sa ating reaction punto for punto, ay tunghayan po muna natin ang ika nga po ay kasi dito sa media platform sa Kalinga ay kalat na kalat po ang isyo tungkol dito kay Ate Maylen na ika nga po ay sa lalaki na minamahal daw po niya. Ano ha? Siya daw po ay may jowa na ano ha? Ay tamang-tama. Araw po ng mga puso ha? Ate Maylen, ano naman ang masasabi mo dito ha? Paso. Ay, masasabi mo, tigilan na ako. Wala man akong ginagawa. Masama kaya. Dali kaya mga buhay nga na pinto-pinto. Wala naman ako. Lagi na lang ako nababas. Sumulat sa mga. Nababas? Ayan na narinig niyo naman po mga Kalinga pang mensahe ni Ate Maylen na ika nga po itigilan na siya ano ha. Tama nga naman po ang sinabi niya, ang punto de vista ko po dito ano po ay tigilan lang po natin ang mga gandong sitwasyon na ika nga po kasi linawin ko po ha ang sinasabi niyang tigilan kasi binaba siya po kasi marami naglabasan dito sa media platform ng Kalinga na ika nga po ay napapabayaan. Napapabayaan po ang ika nga po ay anak ni Ate Maylen ang dahil po sa sinasabi na kanyang minamahal na ika nga ay bagong pag-ibig na lalaki sa buhay niya. Ano? May lumabas pa nga na ang pera nasa bangko ni Ate Maylen ay nalustay nang dahil po sa panlalaki niya. Ano, ha? So, sa pagpapatuloy po nito ang ating reaksyon punto por punto ay huwag po kayong mainip. Samahan niyo po ako. Maya-maya po, kaunting minuto na lang po ay ipapakita kita ko po ang actual interview nga ng lalaki na ika nga po ay kinalulukuhan ni Ate Maylen. Ayan, ipapakita ko po mayroon. Sa punto naman ito mga Kalinga, paipakinggan naman natin ang ika nga ay salubin ang mga mensahe ni Kalinga Prab. Kalinga Prab, pasok po. Maraming salamat. Kung wala naman silang sasabing maganda o hindi makakatulong, siguro ay huwag na lang magsalita. Ano po? Kahit tagay na nilihirapan na nga po sa mga bata. Saka din naman nila alam yung pakiramdam ng... Binabas. Hindi. Saka yung pakiramdam ng single mom na marami na... Ano, nahihirapan din ako. Minsan nga, parang gusto ko na sumuko eh. Ayun na mga Kalingap, napakinggan nyo po at napanood ang ika nga po ay salubin ni Kalinga Prab dito kay Ate Maylen. Sa punto pong iyan na nirespeto po natin kung ano man po ang ika nga ay salubin ni Kalinga Prab.
Dire-diretso po tayo sa ating reaksyon punto por punto bago ko po ipakita ang aktual interview ni Kalinga Prabay. Magbibigay po ako ng aking sariling opinion dito po sa kumakalat sa media platform na ika nga po ay bagong pag-ibig ni Ate Mylene. Ang punto di vista ko po dito, mga Kalingap, ha? Tayo po bilang tao, tayo po bilang tao ay may karapatang umibig. Inuulit ko po, may karapatang po tayong umibig, ibigin ang kapwa, lalo tigit ibigin ng Diyos na higit pa sa ating buhay, ano? Ayan. Dito sa ikang ay edisyon na tinatalakay natin sa punto por punto, ang pag-iibig daw po ni Ate Mylene ay bawal. Paano naging bawal yun? Bawal sapagkat ika nga po ang kus ng pag-iibigan o ang pag-ibig ni Ate Mylene ay napapabayaan daw po ang kanyang mga anak. Ano po? Yan po ang sinasabi dito sa media platform. Bawal dahil napakalino po napapabayaan ang kanyang mga anak. Ano ho? So, ang punto, dibista ko po dito, may karapatan po si Ate Mylene na umibig kahit anong gawin niya sa buhay, sa pagdating sa pag-ibig, basta maganda lang po. Sapagkat yan po ay private life niya. Ngayon, ang tanong ko po, kung napapabayaan po ang kanyang mga anak tungkol sa pag-ibig ay para pong ika nga ay mayroong hindi magandang mangyayari. Pwedeng sabihin natin itong bawal na pag-ibig. Ano? Bawal na ika nga ay tinatagong pag-ibig kung mayroon ba talaga siyang iniibig. Ayan, na araw po talaga ng mga puso, ano ha? Nagkataong araw po ng pag-ibig, araw ng mga puso, ang tinatalakay po natin, ang dito sa reaction na punto por punto, ang pag-ibig po ni Ate Mylene. Ay, bago tayo magtapos dito sa ating edisyon, ay hayaan ko po munang ipadnood sa inyo at iparinig ang ikangay actual interview na sinasabi nitong lalaki. Sino ba itong lalaki na ito, ano ha, na maswerteng nagmamahal, napatutunayan ang pagmamahal at tanggap lahat ang pagkatao ni Ate Mylene na ika nga po ay tanggap din ang anak ni Ate Mylene. Ito po ang video, panoorin po natin. Ito baka si Mr. J, tanggap ka. Mr. J, tanggap po ba si Ate Mylene na kahit may anak siya? Tanggap po? Tanggap po? O, tanggap. Mga kagaya niya, yung dapat hanapin mo, yung tanggap kahit may ilan yung anak niya? Kahit may anim. Tanggap po, Mr. J, anim yung anak niya? Tanggapin natin. Oo. Oh. Ganun dapat ang hanapin mo, Ate Mylene, yung tanggap. Mr. J, kung sakali, tutulungan mo siyang itaguyod yung mga anak. Tutulungan mo siya? Abot ang mga kaya. Oo, oh, ganun dapat. Abot ang mga kaya. Ayan na, shoutout po kay Mr. J ng PWD. Ang kabuuan video po na yan ay mapanood natin sa upload ni Kalinga Prab sa kanyang channel. Nagbibiroan lang po yan ha. Habang sila po ay kumakain ay nagbibiroan lang po. Yan si Kalinga Prab habang ini-interview si Mr. J ng PWD. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang